tayo po magpapatuloy sa aking mini-series na tinitle natin, Seeing What Is Already Ours By Grace. Yung nakita natin kung ano na ang meron tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Kung sino tayo at kung may ano na. Ito naman actually mga kapatid, ay pinag-aaralan na rin natin noon pa. Ngayon ay inilalahadlaang natin sa ibang tema o sa ibang pamamaraan, pero yun na rin ang mensahe natin. At sino ba naman ang mensahe natin, mga kapatid, kundi si Kristo lamang naman, ang kanyang ginawa sa krus at ang bagong covenant. Kaya mga kapatid, yan ang ating mensahe today. Kaya yung ating Seeing What Is Already Ours By Grace, meron akong subtitle na Seated With Christ. Okay, mga kapatid? Saan ko ba kinuha yung ating title na yan? Seeing What Is Already Ours In Christ. Makita natin kung ano na ang meron tayo sa Panginoon. Kinuha natin yan sa Ephesians chapter 1, verse 18. Tawahan niyo ako sa pagbasa, mga kapatid. Sabi ni Pablo, ganito, I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which He has called you, the riches of the glorious inheritance in His holy people, and His incomparable great power for us who believe. Tayo po yung mga kapatid, kasi tayo ang naniwala, tayo na nampalataya, para sa atin lahat yun. Itong lahat ng ito, mga kapatid, ay para sa atin. At ang panalangin ni Pablo ay mabuksan ang mata natin. Ang panalangin ni Pablo ay makita natin. Ang panalangin ni Pablo ay maunawaan natin kung ano yung meron na tayo. Hindi niya pinanalangin na, Lord, bigyan mo sila ng ganito, bigyan mo sila ng ganito. Kundi pinalangin niya, makita mo kung anong meron ka. Yun ang panalangin ni Pablo. Makita natin kung anong meron tayo. Kaya po mga kapatid, isang example, isang napakahirap na bagay na sabihin mo sa isang pulubi sa kanto at sabihin mo sa kanila, alam mo, ikaw ay mayaman. Alam mo ang reaksyon nung sa'yo, titingin sa'yo, titingin sa palibot, ako kang kinakausap nito. Kung inulit mo, alam mo, mayaman ka, sabi mo, ha? Sira yata tuktok nito eh. Mag-iisip yun. Hindi man iniwala sa sinasabi mo. Pero kung ang pagsabi mo'y ganito, ipapaliwanag mo muna kung bakit siya, paano siya naging mayaman. Ikaw ba eh, di ba ikaw si ano? Di ba ikaw si Rodel Marasigan? Ay, wala lang ako maisip na pangalan eh. Di ba ikaw si Pulubi? Ha? Hindi ka Pulubi kapatid. Ginagamit ko lang pangalan, magandang pangalan. Di ba ikaw si Rodel Marasigan? Magre-react ko yan. Kilala ako. Alam mo, mayaman ka. Bakit? Alam mo kasi, mayroong mayaman dyan sa kanto. Ipinangalan ng kanyang ari-arian at saka lahat ng kayamanan kay Rodel Marasigan. Alam mo, ikaw yun. Ikaw yung Rodel Marasigan. Pumunta ka sa banko, meron kang account doon. Ang pangalan, Rodel Marasigan. Alam mo, ikaw yun. Sa palagay niyo, mga kapatid, magre-react ng iba yun? Magre-react na. Maniniwala na. Babango na yung susubo. Aba, ay mukhang ako nga yun na. Pupunta na yun sa banko. At kukunin na ang kanyang yaman. Ganun ang kailangan natin. Ganun din sa Panginoon. Pagka sinabi mo, meron ka ng lahat ng pag-aaring ito. Hindi ba sabi, meron ka lahat ng pag-aaring ito. Ipapaliwanag mo kung paano ka nagkaroon ng lahat ng pag-aaring ito. O paano ka naging mayaman kay Kristo. O paano ka naging pinagpala kay Kristo. Kaya dadaanin natin ito sa mga verses na ito. Tingnan natin ang Ephesians chapter 2, verse 1 to 9. Very popular po itong verse na ito. Ephesians chapter 2, verses 1 to 9. Dapat ito ay... Itong mantra na natin itong mga Kristiyano, as for you, sabi niya, as for you, di ba ikaw yun? Sabi niya, as for you, you were dead in your transgressions and sins in which you used to live. Excuse me. As for you, you were dead in your transgressions and sins in which you used to live when you followed the ways of this world and the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. All of us, tayo po yung dati, sabi niya, used to live among them at one time. Ano ginagawa natin? Gratifying the cravings of our flesh and following the desires and thoughts like the rest. Katulad daw ng iba, katulad ng lahat actually, by nature, deserving wrath. Nung nilikha ka, you deserve wrath. Nung pinanganak ka sa mundong ito, ang wala kang inaasahan, kundi ang galit at sumpa ng Diyos. Galit at sumpa ng Diyos. Kaya po, wag natin laging maging nasa isip, ang Diyos naman ay mabait. Ako naman ay, hindi kaya katuwir naman ay mabait. Nagkakasala ako, pero ang Diyos naman ay mabait. Tika muna mga kapatid, kung ikaw ay wala sa iyo si Kristo, galit ang Diyos sa kasalanan. Galit ang Diyos sa kasalanan. Kaya nga yung mga tao na sinner, okay, bakit yung ginadjet sa mga sinner? Sasabihin ng, ayaw mo kung makinig ng preacher na ganyan eh. Ginadjet sa sinner. Bago kayo malis, ito mapakinggan nyo, galit ang Diyos sa sin. Mahal ng Diyos ang sinner. Pero ang sinner, deserving wrath. Ang sinner, deserving wrath. Ang kanyang tatanggapin ay parusa at sumpa. Parusa at sumpa ang
ang tatanggapin ng sinner. Kaya nga, our condition without Christ ay walang pag-asa, walang hope, children of wrath, doomed for destruction. At ang problema dito, you were dead. You can never save yourself. Kahit pa alam mo na, you are deserving wrath, pero you are dead. Paano mo malalaman na you are, na pupunta kami sa impyerno? Paano mo malalaman na kailangan mo maligtas? Ay, patay ka. Wala kang response. You are a walking dead. Sooner or later, you will be buried. Wala kang hope. Wala kang desire mag-respond. Anything that is from God. Hindi mo naman pwede i-force yung sarili mo. O kaya i-force. Nakakita na ba kayo ng ganito? Nang patay na sinabihan na, okay, patay, bumango ka dyan. Kasi kung di ka bumango dyan, mamamaho ka. Nag-respond ba yung patay? Wala. Walang respond. Kahit patakutin mo. Kaya ang hindi mananampalataya, kahit patakutin mo, ay, alam mo, mapupunta ka sa impyerno, hindi matatakot yan. Walang respond dyan, patayan eh. Kahit patakutin mo sila. Kaya mali yung pananakot lang para ma-evangelize. O kaya yung patay, nakakita ka naman, ganito, oy, patay, bumangon ka dyan. At pag bumangon ka dyan, ititira kita sa magandang bahay. O, yung maganda kong anak, sa'yo na yun. Babangon ba yung patay? Hindi babangon yung patay because the patay will not respond to threat or intimidation or kahit na bribery. Ganon din sa atin, uy, mag-church ka sa amin. Magbalik-loob ka na sa Panginoon. Kung hindi nila makikilala ang Panginoon, anumang sabihin mo, they will not respond because they are dead. And ganon tayo dati. We were dead before. Ganon tayo dati. At ang mga patay is not just sick. Hindi lang may sakit na pwedeng pagalingin. Ang patay ay patay na. Dapat buhayin mo muna. At ang patay, hindi pwede ite-therapy mo lamang at mababago ang buhay niyan. Kaya ang isang patay ay hindi pwede sabihin, babaguhin mo lamang ang morality mo. Babaguhin mo lamang ang character mo. Maliligtas ka, hindi. Ang patay, kahit pa i-therapy mo maghapon niya, taas-baba mo yung kamay niyan. Hindi babangon yan. Kasi nga, patay eh. Kaya hindi makukuha ng terga. Ganon din ang mga hindi mananampalataya, hindi mababago ng pagbabago ng attitude dyan. Hindi mababago sa rehabilitation. Kung hindi nila makikita si Kristo, hindi mababago ang buhay niyan. Kasi nga, kahit nga ang isang hindi ligtas at nakikita mo na madaming religious act na ginagawa, madaming, lamanan ng simbahan yan, madaming religious or parang spiritual activity ang ginagawa, at kung yan ay patay, patay pa rin yan. Patay pa rin yan. At ang matindi dito, recipient of God's wrath nga. Recipient of God's wrath, sinner are bound to destruction. Alam niyo mga kapatid, anong nangyayari po sa mundo ngayon ay never happened sa mundo in the modern times. Yung nangyayari sa atin ngayon, alam niyo ba nangyayari ngayon? Yung COVID, for example, sa akin nakakita ng sakit na buong mundo na hindi na umalis-alis, na ang dami nang namamatay, na pati yung iyong face, pati yung mukha mo, inaapektuhan. Oh, saka nakakita ng ganong klase sakit buong mundo. Hindi ba ito ay parang something na, parang hindi na ito normal, hindi ito natural. This is something above natural, above normal. Alam niyo ba, ang buong mundo ngayon ay lumulubog na sa baha? From Europe to Africa to Asia to China, binabaha. Hanggang Marikina, binabaha. Buong mundo binabaha. Tapos sa Middle East, umuulan ng yelo. Nagkaka-snow. Ngayon ko lang nakita ito. Aba, something is not right. Something is not right. Kasi nga, alam niyo mo mga kapatid, itong mga bagay na ito, sinisingit ko lang, pero dapat maintindihan natin, this thing must happen before Christ's second coming. Ang mga bagay na ito'y dapat mangyari bago dumating si Kristo sa kanyang second coming. At ano ang dala ni Kristo in his second coming? Hindi forgiveness ang dala ni Kristo on his second coming. Hindi na pagtawag, hindi na pagsusumamo, hindi na pagbibigay ng kanyang sarili. Ang dala ni Kristo on his second coming is judgment. Ang dala ni Kristo on his second coming is a sword. Parusa na. Sabi sa Revelation chapter 19, verse 15, coming out of his mouth is a sharp sword with which to strike down the nation. So hindi na, it's about, I will rescue you from your sickness, I will rescue you from
kung ikaw ay makasalanan, ikaw ay patat. No! It's already quaking. Wala ka pa kay Kristo on that time, on that moment. Judgment. Kaya tayo nagpupuri sa Panginoon at nagpapasalamat dahil ngayon wala pa si Kristo pero kilala na natin siya. And anytime na dumating ang Panginoon, ang sasalubong sa Kanya ay kagalakan para sa atin. Hindi judgment, kundi reward. Praise God. Pero bago magkaroon ng second coming, mga kapatid, anong nangyari muna? Anong mga kapatid, hula? First coming, di ba? Bago nagkaroon ng second coming, nagkaroon muna ng first coming. Ano ba yung purpose ng first coming? Preparation ng second coming. Bakit kailangan niya i-prepare ang second coming? Ba't nagkaroon ng first coming? Para itong mga taong to, if they will respond to Him on His first coming, instead of fear, ang takot ang babagabag sa kanilang puso on His second coming, eagerness, excitement, and joy ang mapupuno sa puso nang magre-respond on His first coming. Kaya tayo mga kapatid, itong narinig natin mga balitang ito, sa kanila, doon sa mga taong dead, it's fear. Takot. Isipin nyo, pagka lumubog ang mga lupa, saan ka magtatanim? At pag wala na maitanim, ano yung kakainin? Alam nyo ba, sa Europe, sa Amerika, sa amin doon, sa Amerika, ay nauubusan ng laman ng mga grocery store. Samantala dito, pumunta ka ng Walter, ang dami pa rin. Ano ibig sabihin nito mga kapatid? Yung mga advanced na bansang ito, ang mga tao ay punong-puno ng takot. Sabi mo, mamili ka ng isang truck ng tissue paper. Ano yung isang truck ng tissue paper? Ay, sa atin hindi ginagamit yun eh. Dahon lang na as is pwede na eh. Going back to the point, mga kapatid. Kaya mayroong first coming para mawala ang takot sa atin dahil ang second coming is inevitable. Hindi maaaring hindi dadating ito. Actually, mga kapatid, kung tatanungin nyo, pwede naman hindi magkaroon ng first coming. Pwede naman judgment agad. Kasi ang mga tao ay makasalanan. At pagdating ni, ng Panginoon, ng judge, ng paghukom ng Diyos, second coming na agad, wala nang first coming, wala nang unang pagdating si Kristo. Pero pinili ng Diyos na magkaroon mo na ng second coming dahil alam niya na you are destined for wrath and destruction. Sa pagmamahal ko sa inyo ay ako ang gagawa ako ng paraan upang ikayo'y magkaroon ng kaligtasan so that you will not incur the wrath and judgment of God. Hindi ka mga kapatid. Yun lang, pakikita natin dito, napakabuti ng Diyos natin. Ang second coming is inevitable, but the first coming, pwedeng wala. But in spite of, He chose to come bago magkaroon ng second coming. Para tayo ngayon, ay hindi tatanggap ng parusa that is awaiting sa lahat ng recipient of destruction. Amen, mga kapatid? Amen. So, He chose to save the sinner first by making, sabi ko nga kanina, sino ang tatanggap ng parusa? Yung mga sinner. Pero anong ginawa niya? He chose to save the sinners first by making them saints. He made the sinners saints. He chose to manifest His love before the destruction of the deserving. Bago yung destruction, bago yung parusa, iminanipas niya muna yung love niya. Because all are deserving destruction. But fully by grace, He did it. He manifests His great love so that many are saved. So yung nag-benefit nung first coming niya will rejoice with Him in His second coming. Amen? But to those who ignore, yan ang matindi. Sa tingin niyo mga kapatid, yung patay will react, no? They will continue to ignore, kasi patay eh. But those who ignore the purpose of His first coming, ano yung purpose of His first coming? To convert sinner into saints. Ano ang kanila tatanggapin? They will receive the wrath of His second coming. That is why wala pang second coming. Bakit? To give chance and opportunity sa marami deserving wrath sinners to be converted into saints. By what? By Christ, through His grace. Amen mga kapatid. Kaya nga sabi sa Ephesians chapter 4, but because of His great love for us, who is rich in mercy, made us alive with Christ, even when we were dead in His transgressions. Kailan tayo ginawang alive ng Panginoon? Nung tayo patay. Not when we are good. Nung tayo mabait? Hindi.
Nung tayo patay pa, binuhay, nung tayo ay sumusunod na, nung tayo obedient na, no, nung tayo wala pa, nung tayo hindi pa kumikilala sa Kanya, He converted sinner into saints. By His grace, you have been saved. Papaliwanag natin mga kapatid yan. Sabi nga doon sa verse 4, because of His great love, lahat ng sumusunod na ginawa ng Panginoon is the product of His love for us. Because of His love. Kaya, what is the meaning of being a Christian? Okay, bago pa, may lagi minutatanong sa akin, what is the meaning of being a Christian? Ang sagot ko lagi, abay, pagka ikaw mabait. Ay, pagka ikaw ay nagsisimba. Ay, pagka ikaw ay gumagalang sa magulang. Ay, yan ang Christian, no? The meaning of being a Christian is recipient of God's love. Ikaw na tagatanggap ng pag-ibig ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng Kristiyano, ang tumanggap ng pag-ibig ng Diyos. Ang tagatanggap ng pag-ibig ng Diyos. Yan ang isang Kristiyano. So God made us alive with Jesus. Yung buhay dumating sa atin. Not from us. Kasi nga dead tayo, but because of His great love, yung buhay dumating sa atin. Nung tayo patay, nothing is reaching out to God. Nung tayo patay, hindi tayo nagre-react sa Diyos. Pero nung tayo binuhay ng Diyos, tayo natutunang mag-react sa Panginoon. We begin to love God. We love God because He loved us first. Kaya ngayon tayo ay gusto natin pumunta sa church. Kaya tayo excited na makatagpo ang Panginoon. Kaya tayo excited na nagwo-worship. Dati ba ikaw excited sa worship? Nung ikaw hindi mo pakilala ang Panginoon? Hindi ha. Excited ka makinig ang salita, mamakinig ka ng salita ng Panginoon? Hindi ha. Ngayon, pag napapakinig mo ang tungkol, ang biyaya ng Panginoon, tumitibok ang puso mo. Ngayon, pag kami pera ka, gusto mong mag-love offering sa church. Dati hindi ka naman nagla-love offering. Pero ngayon, nagla-love offering ka. Pero parang hindi na ulit. Nagla-love offering po. May online naman tayo, pwede naman Gcash, so ano. Pag may trabaho ka, di ba, nagla-love offering ka naman. Diba? Paalala lang po. Amen, di ba mga kapatid? Ikaw ba, bakit ka, dati, nung sabihin ko sa inyo, alam mo sa simba, sa church, pag pumunta ka dyan, magbibigay ka sa simbahan, oo nga. Hindi parang ayaw na ayaw nung, ano, like, pera-pera lang yan. Pero nung ikaw na binuhay ng Panginoon, nagre-react ka sa Kanya, nagre-respond ka sa Kanya, ano gusto mo? Lagi nasa isip mo yung, ano may bibigay mo sa church? Lagi pag sumesweldo ka, naisip mo, anong, gano'ng kalaki ibibigay mo sa church? Pag tumanggap ka ng pera, iniisip mo lagi, ano bibigyan ko sa'yo? Bakit? Alam mo kasi na ito'y resulta ng pagmamahal ng Diyos. Amen. Kaya yung ibig sabihin ng, you love God because He loves us first. Hindi yung ganito. Umiibig ka sa Diyos kasi bilang, alam mo kasi iniibig ka, ito'y parang nagaganting ibig ka lang. Hindi ganun yung kapatid. Ay parang, sige, di iba, parang nabawi ka lang. Dahil minahal ako, sige, mamahalin ko rin siya. Hindi ganun kapatid yun. It's not a forced response. Ito'y parang ganito. Nakakakain ka dahil binigyan ka ng pagkain. Parang ganun yung kaya ka nakakakain dahil binigyan ka ng pagkain. Parang ganito, nakakapagmahal tayo na sa Diyos sapagkat binigyan tayo ng Diyos ng lahat ng kailangan natin, even yung hat na magmahal sa Kanya. Even yung hat na makilala natin siya, even yung mata na makita natin kung gaano kaganda siya. Kaya tayo nakakapagmahal sa Diyos. It is not coming from within, not coming from us. Yung pag-ibig natin sa Diyos is resulta ng pag-ibig na binigyan niya sa atin kasi binuhay niya tayo. Dati patay tayo, hindi tayo makakaibig sa Diyos. Pero binuhay niya tayo, ngayon nakikita na natin siya, nagre-react na tayo sa Kanya, nagre-respond na tayo sa Kanya, nakikita natin kung gaano kabait siya, kano siya kabuti sa atin, nakikita natin lahat pala ng atin tinatanggap na biyaya, resulta ng biyaya niya, resulta ng pag-ibig niya. At saka ikaw mismo, hindi mo mapigil. Bakit? Nagtataka ka. Nagtataka, Lord, bakit? Ba't naiisip kita ngayon? Bakit ang puso ko ay ayaw gumawa ng kasalanan? Bakit ang aking bibigay gusto magpuri sa iyo? Ba't gusto kong makinig ng mga Christian o kaya mga gospel music? Ay dati naman ay puro Scorpions, Black Sabbath, lamang at Led Zeppelin ang aking pinakikinggan. Metallica, AC/DC. Oh. Justin Bieber. Eh bakit yun, Lord? I want to praise you and worship you. Amen. Alam mga kapatid, ako minsan may mga luma akong music na ano, na kaya humahaba ang preaching ko, kung ano-ano sinisingit ko eh. Pero hayaan nyo na kapatid, talaga lang,
May mga, na, bisan, ba nakikita ko, meron pala ako mga lumang gato, pag pinatugtog ng mga kapatid, sabi, napapaluha ulit ako, kinikilabutan ulit ako. Pag naalala ko yung mga panahon na talagang, kumbaga sa love story, naalala mo yung mga panahon na yung pagkilos sa'yo, pagmamahal ng Panginoon. Hindi mo maintindihan yung kapatid, sa mga hindi mananampalataya, hindi nila maintindihan yung bakit? Bakit? Patay eh. Pero ikaw kapatid, bakit yun na reaction mo? Kasi ikaw ay buhay na. May buhay ka na. Binuhay ka na ng Diyos. At alam mo kapatid, dahil may buhay ka na, hindi ka na mamamatay kahit kailan. Maaring ang physical mo katawang mamatay, pero ikaw hindi na mamamatay kahit kailan. Amen mga kapatid. So, nasan ako? So, yun. Paano ba yun? Paano ba tayo nabuhay? How did it came to be? Yeah. Paano ba tayo nabuhay? Tanong tayo sa verse 8. So, Ephesians chapter 1 verse, ah, chapter 2 verse 1 to 9 tayo. Tanong tayo sa verse 8. Ano sabi dito? For it is by grace you have been saved through faith. And this is not, yun na ba tayo? Tama, ano? And this is not from yourself. It is a gift of God. Not by works so that no one can boast. It is by grace you have been saved. Purely, 100% by grace. Question. Pag binasa mo, sabi, it is by grace you have been saved through faith. Hindi ba ano yan? Hindi ba 50%, 50% yan dapat? 50% grace, 50% faith. Di ba kailangan mo ng faith para maligtas? Oh yes! Kailangan mo ng faith para maligtas. Actually, without faith, no one will see God. Sabi ng Hebrews chapter 11, verse 6. So why are you now saying it is purely by grace? Samantalang napakalino diyan that you have been saved by grace through faith. 50% grace, yun yung kay God. 50% faith, yun naman sa tao. Di ba ganun dapat? So mga kapatid, mali po. Maling-mali. Kasi kung ganun ang reasoning natin, nasasabi natin, I believe. Because I believe, kaya ako saved. Dahil ako nanampalataya, kaya ako naligtas. Yan po ang tawag po dun kapatid sa ganung klaseng reasoning is arrogance. Arrogance po yun. Bakit po mga kapatid? Example, sa may matanda, yan, example na, merong narinig, yan. Pagka nasalta ako, example, yan. Merong isang matanda sa bukid, lumpo, walang ngipin, wala nang kaanak. Tapos pinuntahan mo, ang tanong mo eh, ay, paano po kayo kumakain? Eh, kung isagot sa'yo, ay, di ngumunguya. Ay, di kaya arrogance yun, arrogance yun. So, isip-isip mo naman eh, ano, ito katanda na, ikapiloso po pa. Paano kayo kumakain? Ay, di ngumunguya. Di ikapilosopohan yun. Ang ibig mo sabihin ni ganito, paano kayo kumakain? Ang dapat isagot eh, abay, araw-araw ko'y dinadalhan ng kapitbahay ko ng nilagang mais eh. Ay, paano po nyo nakakain ng mais? Abay, yung mais ay may kasamang pustiso eh. Oh, abay, ay wala namang asin eh. Pagkain ko ng pustiso, pagsuso ng pustiso eh, may alat din eh. Di gagayon mga kapatid. Pag ang sagot sa'yo, ay di ngumungay, di arrogance yun. Di bigayon ang ginagawa natin sa Panginoon pag sinabi mong, how are you saved? By faith. Ay di arrogance yun. Unang-una, mga kapatid, you are saved purely by grace. Kasi mga kapatid, kasi, pag sinabi mong you are saved by grace, sinasabi mo na ang salvation mo depends on your faith. Pinasabi mo, yes, God gave by grace. Nagbigay ang Panginoon through grace. But because of my faith, I received His grace. Therefore, I deserve the credit. Meron din akong credit for my salvation. Arrogance yun. Unang-unang mga kapatid, how could a dead man have faith to believe? Paano magkakaroon ng pananampalataya ang isang patay nga? Going back to that very important verse na verse 2 natin, how could an unresponsive dead hear and react to God? Na hindi naman yan, na hindi na yan nakikita. Paano makikita ng isang dead na walang espiritu sa kanya ang Panginoon who is spirit? Sabihin natin yun. Unless ang buhay ay manggaling, hindi,
ang buhay ibigay sa kanya. So, pag bumalik tayo sa verse 8, pag kinote po natin dapat yan, mga kapatid, huwag po natin, kasi nung araw, gato lagi tayo kumag-quote, Ephesians chapter 2, verse 8. We are saved by grace through faith. Tapos na. Kaya nagkaroon ng doktrina na 50% grace, 50% faith. Kasi ang ating kinokote, we are saved by grace through faith. Eh, yung iba matindi. Sa faith na lang nagdoktrina. Ang kaligtasan mo, sa faith na lamang. Kasi meron din naman doktrina doon sa verse 4 na we are saved by grace. Tapos na. Meron din doktrina na na-extreme naman na hindi mo na kailangan manampalataya. Kaya lahat ng tao iligtas. Kasi hindi mo na kailangan manampalataya. Pero ang dapat mo, mga kapatid, pag nag-quote tayo ng Ephesians chapter 2, verse 8, ibuo. Kaya nga may dash yun, hindi naman tinapos na period eh. For it is by grace you have been saved through faith. Tapos na ba ang sentence? Hindi. Kaya may dash doon. And this is not from yourselves. Tapos na ba ang sentence? Hindi pa, may comma eh. It is a gift of God. Tapos na ba ang sentence? Hindi pa, kasi not by works so that no one can boast. Tapos na sentence. Tapos na. Kaya pag kinote natin yun, magkukod yun tayo, mahaba. Kasi ito po ang tama. We are saved by grace through faith. And this is not from yourself. Yung kailangan nating, eto, bago ko po na sabihin yun, ano ba yung this na sinasabi dyan? Ano ba yung this na yun? Ito ba ay pertaining to, ano ba yung this na not is from yourself? Hindi galing sa inyo. Yung ba yung grace? Pwede. Pwede. Yung grace is really grace is not from yourself. Yung bang salvation is this not from yourself? Pwede rin because salvation is really not from yourself. Yung bang faith is this not from yourself? Ang sagot, mga kapatid, yes, even this faith is not from yourself. Kaya hindi lamang yung grace, hindi lamang yung faith, hindi lamang yung salvation, but the entire thing, yung lahat ng event na yun pinagsama-sama mo, grace, salvation, and faith, is not from yourself. This is a gift from God. This is a gift from God. Pakita natin, mga kapatid, yung entire event na yun is a gift from God. Because how can faith develop and come out from a dead man? Kaya nga, not from yourself. Sabi nga, hindi naman manggagalo siya dahil hindi patay. Ang linaw-linaw sinabi ng Bible, this is not from yourself. Kasi kung from yourself, ay may problema tayo dyan. Kasi patay ka, anong magagaling sa'yo? Kaya nga, not from yourself, from outside. This is a gift given to you, not from yourself, because you're a dead man. Unless it is given to you, and this is now given to you. Kaya nga, this is a gift. Napakalinaw doon, mga kapatid, sa kasaysayan nung binabasa natin. This is not from yourself, this is a gift. Mga kapatid, so faith is a gift. So consequently, even yung faith is a gift. Ano? How is faith given? How is faith given? Paano ibinigay sa atin ng faith? Romans chapter 10 verse 17. Consequently, faith comes from hearing the message. And the message is heard through the word about Christ. Ang faith comes to you by hearing the message of the gospel of Christ. Ang faith comes to you by hearing the message of grace. Kasi nga, yung message is word, and the word is alive. Ang word ay may buhay. Ang mensaheng ito ay may buhay. Hindi ito basta binasahan ka ng istorya. Noong narinig mo, noong napakinggan mo, noong talagang pinakinggan mo, inunawa mo, may espiritu kang tinanggap, may buhay kang tinanggap. Para ngayon, yung buhay na yung espiritu yun ang nag-compel sa'yo na magsabing, Lord, I need you. And you cry to Lord para ikaw ay masave. Merong nangyari sa'yo. Merong act of God na nangyari sa'yo. And life began to develop in you. But how can one hear a message? Romans chapter 10 verse 13. Ito. Sabi mo nga, Brother James, message. Paano naman narinig yung message? Romans chapter 10 verse 13. Ito, mga kapatid, alam natin lahat. Pero iniintindi natin uli. Para pag tayo nagpaliwanag, iniintindi natin. At nire-remind tayo. Kasi marami kasi nakakalimot eh. Ano, Romans chapter 10 verse 13, for everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Kaya ako sinasabi ito, meron kasi na nakasama na natin dito minsan. Ba't ganun eh, nag-iba na naman ang takbo ng utak. Iba na naman ang kanyang pinaniniwalaan. Kasi hindi niya iniintindi eh.
Kaya kailangan mga ulit-ulitin natin para maintindihan natin, para pagkalis natin dito, nag-iisang spirit tayo. Union in spirit. Understanding and... Ano pa, Pastor? Yung sinabi natin, yung unity in spirit, understanding is mind. Oneness of mind. Hindi oneness, ha? Oneness in mind. Nagulo na eh. Balik tayo dun sa verse. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. So how can they call on the one on whom they have not believed? Paano ka nga naman tatawag sa hindi mo pinaniniwalaan? And how can you believe? Paano ka naman maniniwala kung hindi mo naririnig? And how can you hear? Paano mo maririnig kung walang nangangaral? And how can one mangangaral kung wala naman nagsugo? Oh, therefore, mga kapatid, yung message na pinaniniwalaan mo ay dumating sa'yo dahil mayroong mensahero na isinugo. Yung message at yung mensahero ay parehas na bigay. Parehas na regalo. Parehas na dulot sa'yo ng Panginoon. So it's a gift. From the very beginning, everything that happened to you, kaya ka tumawag sa Panginoon, is a gift from God. Amen? Biyaya lahat ng Panginoon. Wala kang involvement. Tanong ng iba, sabi mo, wala akong involvement. Ay, what about personal decision? Ayan na. What about my personal decision? Yan lagi ang respond ng iba eh. What about my personal decision? Alam mo mga kapatid, this is a tricky one to answer. What about my personal decision? Alam mo, sagot ko din mga kapatid, from, ang sagot ng Bible ha, hindi ako sumagot, from the foundation of the world, the Lord knows your decision already. That's why He sent messengers sa inyo. Basahin natin sa Ephesians chapter 1 verse 4. For He chose us in Him. Kailan daw? Before the foundation of the world, to be holy and blameless in His presence. In love, He predestined us for adoption as His sons through Jesus Christ, according to the good pleasure of His will, to the praise and glorious grace which He has freely given us in the Beloved One. Mga kapatid, from the very foundation of the world, noong pang ginagawa ang mundo, mga kapatid, pinili ka na ng Panginoon. Di gibiyaya yun. Noong pa lamang nakita ka na ng Panginoon, pinili ka na at dahil sa pagpili niya, itinalaga ka na tumanggap sa Kanya at itinalaga niya ang lahat ng pangyayari upang marinig mo ang magandang balita ng pagliligtas ni Kristo at ikaw ay tumanggap sa Kanya at ikay maligtas. Lahat ng iyon itinalaga ng Panginoon. Amen. He chose us. Sasabi naman ng iba, hindi unfair. Unfair naman. At naman kayo lang ang pinili, kami hindi pinili. May gayon ba? Ay, unfair ang Diyos. Bakit masasabihin kayo ligtas dahil kayo pinili, kami hindi pinili? Oh. Eh, ang tanong ko sa inyo, kapatid. Eh, hindi ganire. Sumama ka at makinig ka sa mabuting balita ang ibabahagi sa iyo. Alay, hindi ako sasama diyan. At dahil ako may pinaniniwalaan, ha? Eh, hindi kaya nga, hindi ka pinili. Nako nyo, mga kapatid. Eh, kaya nga, hindi ka pinili. Oh. Eh, ako may ibabahagi sa iyo. Mabuting balita ng kaligtasan. Ang mabuting balita ng kaligtasan, ako'y basta mabait, ako'y maliligtas na. Ayun. Tapos sasabihin mo ngayon na unfair ang Diyos dahil hindi ka pinili. Nakita na ng Panginoon ang puso mo. Bago pa dumating ang oras na ito, na ikaw'y tatangki sa Kanya. Actually, sa pag-ibig ng Diyos, kahit yung mga tatangki sa Kanya, pinadala pa rin niya ng mensahero eh. Pinadala pa rin niya ng mensahero. Kaya nga, many are called, but few are chosen. Many are called, pinadadala lahat ng Panginoon niyang mensahe. Pero yung iba, hindi tumatanggap eh. Kasi hindi nga sila chosen. Unfair nga talaga ang Diyos na yan. Kayo lamang ang chosen. Ay, hindi, parinig ka. Ito ha, ang si Kristo. Ayoko yan. Ay, hindi ka nga pinili. Paikot-paikot-ikot na ang ating pagpapaliwanag. Hindi ka pinili dahil ayaw mo siyang tanggapin. Noong pa nakita na ng Panginoon ang iyong desisyon. Pero kayo mga kapatid, kaya kayo naririto, magpasalamat kayo. Pasalamat tayo sa Panginoon. Dahil sa pagkakapili niya sa atin. Huwag na natin intindihin yung unfair. Mamusalamat tayo dahil it is the grace of God. Para tayo yung workers in the vineyard. Unfair naman. Kami ay umaga pa ay... Ang bayad mo sa amin ay 1,000. Ay ang nagtrabaho ng alas 5, 1,000 din ang bayad. Unfair. Paano magiging unfair? Di pinagkasunduan natin yan. Na umaga pa yan, ibabayad ko sa iyo. Actually, wala ka nga dapat na ano eh. Wala ka namang ginagawa eh.
Pero kung sa butihan, kagandahan, loob ko, nabigyan ko ito ng same na sweldo na katulad na sa iyo, sasabihin mga inyong unfair, hindi ako unfair. Kaya sa atin mga kapatid, sabi ni Charles Spurgeon, kung nalaman lamang ng Panginoon ang gagawin ko ngayon at ngayon niya ako pipiliin, siguro hindi niya ako pipiliin. Kung nalaman lamang ng Panginoon ang mga kasalanan ang gagawin, tapos ngayon niya ako pipiliin, hindi niya ako pipiliin, no? Mali si Charles Spurgeon doon. Mali. Pinili siya ng Panginoon in spite na alam ng Panginoon kung anong kanyang gagawin. Amen. Ganon din tayo mga kapatid. Pinili tayo ng Panginoon. Sino sa inyo hindi nagkakasala? Naging Kristiyano, nagkakasala pa. Pero pinili ka ng Panginoon at dahil diyan binigyan ka ng buhay. At dahil diyan sa buhay na yan mga kapatid, hindi ka na mamamatay. At yung buhay na yan, nagre-react sa Panginoon ng tamang gusto niya gawin sa'yo. Magre-respond ka ng tama sa Kanya. Lahat yan mga kapatid ay biyaya ng Diyos. Amen. Amen. So, ano ba yung mensahe? Ano ba yung mensahe ito? Dagdagan na natin kasi kung ito i-YouTube ko, mapapanood din ang hindi mananampalataya. Alam natin kung ano yung mensahe. Pero i-illustrate ulit natin ang mensahe. O, ang mensahe ito ganito. Ano ba yung mensahe na nais mo ibahagi sa amin? Alam mo, ganito yung mensahe. Na ang Diyos at ang mga Hudyo ay nagkaroon ng covenant. Nagkaroon sila ng covenant. Sabi nila sa nabi ng Panginoon sa mga Jew, ikaw na pinili kong mga tao, ganito. Kung susundin mo lahat ang aking kautos at ang aking mga batas, ikaw ay mabubuhay at kipagpapalain ko. Oh. At kung hindi mo naman susundin ito at magkamali ka lamang sa isa, ikaw ay mapaparusahan at masusumpa. Ano sabi ng mga Hudyo? Ano sagot ng Hudyo? Yes, we can. Yes, we can. Eh, ano nangyari? Hindi nila nagawa. Ang mga Hudyo ay nasusumpa, ang mga Hudyo ay napaparusahan. Bumalik umuli ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, ako'y gagawa ng bagong covenant. Ako'y gagawa uli ng bagong kasunduan. Kasi palpaka, gusto kitang pagpalain, palpaka eh. Gagawa uli ako ng bagong kasunduan natin. So ganito, Jesus, pag-inig ka nga muna. Sa halip na doon sa tao, at sa Hudyo, anak, pwedeng ikaw muna lumapit din eh. Gusto kong gumawa ng kasunduan, pero ganito, ikaw ang gagawa ng papel nila. Ikaw ang susunod sa lahat ng kautusan at ikaw mabubuhay ng naayon sa aking gusto. Kaya mo ba yun? Sabi ng anak, opo, gagawin ko para sa kanila. At ito, isa pa nga pala, anak, ay dahil nagkasala sila. Pati yung pagbabayad ng kasalanan nila, ikaw na rin magbabayad. Ikaw yung paparusahan at ikaw yung mapapako sa krus at ikaw yung mamamatay para pagbayaran yung mga kasalanan nila. Kaya mo ba yun? Opo, anak. Opo, ama. So yun ang bagong kasunduan. Ang lahat na pakikipagkasunduan ng Diyos ay kay Kristo at si Kristo ang mabubuhay na may kabanalan para sa atin at yung kasalanan binayaran ni Kristo para sa mga Hudyo. At sa atin naman mga hindi Hudyo, ang sabi, manimpalataya kayo sa Kanya at kayo maliligtas din. So yun ang balita na ating pinapangaral. Yun ang balita na ating sinasabi. At kung tatanggapin yun, ang tao ay mabubuhay ng walang hanggan. Amen. Hebrews chapter 9 verse 15, Hebrews 6 to 7 and 13, Colossians 2:17, Ephesians 2 chapter 11 verse 18. Andiyan po lahat yan, mga kapatid. Sinummarize ko na lang. Kasi baka tatlong taon eh, hindi pa tayo matatapos dyan kung isa-isahin natin yan. So anong resulta nito ngayon? Anong resulta, mga kapatid? Ito na ngayon. Papasok tayo sa verse 6. Ito na ngayon yung title ng aking preaching. Sisimulan tayo sa preaching ko, mga kapatid. And God raised us up with Christ. Nung ikaw, mga kapatid, ay tumanggap ng mabuting balita, tinanggap mo si Kristo, and God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realm in Christ Jesus in order that the coming ages He might show the incomparable riches of His grace expressed in the kindness to us in Christ Jesus. So you were crucified with Christ and when Christ was raised from the dead, you were also raised from the dead. And when Christ sit on the right hand of the Father, you were also seated with Christ. Ano ibig sabihin ng seated, kapatid? Seated. Ang ibig sabihin niyan,
Marami yan. Maraming kahulugan niya, seated yan. Actually, pwede ka gumawa ng maraming preaching tungkol sa seated. Kunin mo lang nga isang meaning ng bawat sana yun. Pwedeng resting with. Yan, seated is pwedeng resting with. Di ba pag nakaupo kaya, anong ginagawa niyo? Papahinga. Resting with. Ano pa? Living with. Pag nakaupo, you're living with. Settling with. Ano ba settling? Nakasettle ka na doon. Yun na yung position mo talaga. Ruling with. Nagahari kang kasama. In company with. Kasama ka. Placed with. Nilagay ka. In short, mga kapatid. Together in companion. Ano yung term na ginagamit ng pastor last week? Union. Union? Yun nga yun. Yun nga. Yun nga. Union. Union with Christ. Union with Christ. Seated with Christ is union with Christ. Amen, mga kapatid. Ano ba yun? Mangyayari o nangyari na? Nangyari na. Tapos na. Even now, ibig sabihin, mga kapatid, nangyari na yun. Nakaupo na tayong kasama ni Kristo. Lampasan lang muna na natin na konti yun. Talungin lang natin, ano ba ang purpose nun? Kasi sinabi dito, ang purpose ni Pablo, sinabi sa mga Epeso, para example ka sa future age ng kabutihan ng Diyos dahil sa kanyang ginawa sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Ito ay patunay ng goodness at awa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kaya sa Ephesians chapter 2, verse 6 sa Tagalog, at dahil kay Kristo Jesus tayo muling binuhay na kasama niya at iniluklok na kasama niya sa kalangitan upang, ito ang purpose, sa mga panahon darating ay kanyang maipakita ang walang kapantay na kayamanan ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng kanyang kabutihan sa atin na natagpuan kay Kristo. Mga kapatid, nais ipakita at patunayan sa atin ng Panginoon ang kanyang pag-ibig at biyaya upang ikaw at ako din ay maging patunay o ebidensya ng kanyang kabutihan sa pamamagitan ni Kristo. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay dumadaan sa difficulty ng buhay ngayon, marami sa atin dumadaan sa difficulty, marami sa atin may mga problema, marami sa atin mga maraming hinaharap, lalo na ngayon, ito ay daw ay opportunity ng Diyos upang ipakita kung gaano siya kabuti at loving at gracious sa iyo at sa iba. So meron tayong laging pag-asa, meron tayong laging expectation ng magandang bukas, ng magandang darating sa atin, kaya tayo encourage sa buhay. Kaya pwede mong sabihin na matatapos din ang pinagdadaanan ko. At ano magiging ending? Isang napakagandang ending ng lahat ng kasaysayang ito. Hindi ko naman sinasabing ang ending lang natin ay sa langit, bagamat yun ang napakagandang ending natin lahat sa kalangitan. Pero ang ibig sabihin sa parang araw-araw na buhay natin, mga kapatid, ano mo pinagdadaanan mo, may magandang ending ang istorya mo. Amen, mga kapatid. Yun ang nais ipakita ng Diyos. So, balikan natin to sa tinanggap na kabutihan mula sa Diyos sa pamamagitan ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus. Ito ay result of the fruit of God's labor. Fruit of Jesus' labor. So, balikan natin uli yung eternal companionship. Di ba naintindihan natin last preaching ko? Isa sa binigay sa atin ng Panginoon is eternal companionship, yung union with Christ. So, tingnan natin ang ilang verse para solid na solid ang ating pinangahawakan, mga kapatid. Hindi pwedeng tayo, nag-assume lang. Tingnan natin ang mga verses na ito na papatunay talaga ng solidity of this truth sa ating mga buhay. Galatians chapter 2, verse 20. I am crucified with Christ. It is no longer I who live, but is Christ who lives in me. It is Christ who lives in me. Colossians chapter 1, verse 27, sabi dito, to whom God willed to make known what are the riches of the glory of His mystery among the Gentiles. Ang ganda pa, doon pa lamang mga kapatid, to whom God willed to make known what is the riches of the glory of the mystery among the Gentiles. Kanino ba gustong ipakita ng Diyos ang kanyang kabutihan? Kanino ba gustong iparadaman ng Diyos ang kanyang kabutihan? Tayo yun. At ang sabi dito, with Christ, which is Christ in you. Nasaan daw si Kristo? Nasa atin. 2 Corinthians chapter 13, verse 5, the Apostle Paul asked the Corinthians believer in question, or do you not realize about yourselves? At kaya nga ito lagi ang panalangin ni Kristo, hindi ni Pablo eh. Maintindihan mo kung anong meron ka. Or do you not realize about yourselves that Jesus Christ is in you? Maintindihan mo naman na si Jesus ay nasa iyo. Sabi din ng 1 John 4:13, this is how we know that we live in Him.
Ngayon naman, tayo nakatira kay Kristo. And He live in us. He give us His Spirit. 1 Peter chapter 2, verse 9. But you are chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession. Ikaw naman ngayon ang hawak ng Diyos. Ikaw naman ngayon ang nasa kamay ng Diyos. Kaya mga kapatid, pagka ipinagsamasama nito, we are indwelt by His holy presence. Not only that, His Spirit lives in us, Jesus lives in us, but we are also lives in Christ. And we are also in Christ because Christ have us. Yung constant companionship natin ay naroon because, mga kapatid, hindi lamang Christ is in us, but we are also in Christ. Pagka kami nagsesel, meron ako naririnig na sharing, alam mo, napaka-blessed talaga natin kasi talagang ito mga pinagpala tayo, niligtas tayo ng Panginoon. Kasi si Kristo nasa puso natin. That's only one. Pero maganda ng mga kapatid, hindi lamang nananahan si Kristo sa atin, tayo din na kay Kristo. Kasi mga kapatid, double ano to? Double tight, double security, double padlock. Ay, nasa iyo nananahan si Kristo, pero hindi lamang yun. Aba, paano kung ang katawang ito'y mawasak? Ay, di paano na mamanahan si Kristo? Wala na pananahanan. Ano wasak ang katawan eh? Paano mananahan sa akin? Ay, pero hindi problema yun, kapatid. Kapatid, ikaw din ay nananahan kay Kristo. Naandun ka naman sa Kanya. Matindi yun. Hindi ba mawawasak si Kristo kahit kailan? Hindi nyo nagigits, mga kapatid. Kaya ang ganda na, ang ganda nito, ito'y napaka-solid na word ng Panginoon na never He will leave you nor forsake you, na never He will be separated from God. Hindi lamang nananahan sa yon si Kristo, ikaw man din ay nananahan kay Kristo. At isa pa, hawak ka pati ni Kristo. You know, you are His possession. Para yung pinag-aralan natin dati, we are to inherit Christ. At the same time, we are also an inheritance of Christ. Minana natin si Kristo at mamanahin ang lahat na nasa Kanya, pero tayo ay minana din ni Kristo, pinamana ng Ama kay Kristo. Amen? Amen. So, dahil nasa ating nga si Kristo, kita na niya lahat. Kita na niya lahat sa buhay natin. Kasi nga, He will never leave us nor forsake us. Hindi Kanya iwanan kahit kailan. Kasi never eh. Yung pala meaning na never, hindi pala kahit kailan. Hindi pala kahit minsan, He will never leave us nor forsake us. Ngayon ko na naintindihan yun. That He will never leave me. Kaya pala kahit nagkakasala ako, kasama ko pala siya. Kasi He will never leave me nor forsake me. Ako kang iniisip ko ngayon, na pag nagkakasala ako, kasama ko ang Panginoon, ay di lalo na akong hindi niya iiwanan at kasama ko siya pag kailangan ko siya. Di ba mga kapatid? Kung hindi ka iniiwan ng Panginoon sa kasalanan mo, dapat ka ba? Sa totoo lamang, pwede ka namang iwanan ng Panginoon pag nagkakasala ka, nakakarumi ka eh. Hindi ko masipumura eh. Di ka? Pero bakit hindi ka iniiwan ng Panginoon? Sapagkat hindi patunay na kung kailangan mo siyang pag naroon siya sa sandali ng pangangailangan mo, lalo namang hindi Kanya iiwan. Amen? Palakpakan naman natin ang Panginoon. Kaya nga, we no longer ask for, samahan mo ako, Panginoon. We no longer doubt about His companionship. All we need is an awareness na siya'y kasama natin, katulad ni Gehazi. All he need to see is kung ano talaga ang meron na siya. All we need to see, all we need to have is a vision and a knowledge, understanding, awareness na kasama natin siya. Aware ka ba na kasama mo, Panginoon? Sabihin mo sa sarili mo minsan yun, kasama ko Panginoon, and I am aware na kasama ko Panginoon. Kasama ko si Kristo, and I am aware na kasama ko si Kristo. Ano nyo, it will bear fruit, mga kapatid. Magbubunga, isa-isahin natin mga kapatid. Pag nakikita mo na kasama mo ang Panginoon, at aware ka na kasama mo ang Panginoon, alam mo mga kapatid, number one, peace in the storm. May kapanatagan ka sa bagyo, kahit anong klaseng bagyo. Kasi alam mo na Jesus is always there. Nothing escapes His knowledge. Sino kasama mo sa bagyo? Kasama mo ang Panginoon. And He is there to save you from harm. Alam mo mga kapatid, nung tayo nasa mixture, ito sabi natin, abay, mag-pray ka. Humingi ka ng tulong sa Diyos. At papakinggan ka kapag may problema. Humiling ka. Sige, tumawag ka. Pilitin mo at mabubuksan ang pinto ng langit at tutulong sa iyo, Diyos. Yun ang sa mixture.
Pero tayo nabuksan sa biyaya, ito naman ang grace message. Binigay na sa atin ng Panginoon ang lahat. Nasa iyo na ang lahat. Everything you need, nasa iyo na. Nasa iyo ng mga dila, sa iyong kamay, gamitin mo. Pero ito matindi mga kapatid. May mixture message, may grace message, and one more, ito pa mas greater. The abundant grace message. Ano yung abundant grace message mga kapatid? Ganito, yes, God has given us everything. Yes, I lack, wala na akong kulang. Nasa akin ang lahat. Authority, lahat binigay na sa akin ng Diyos. Pero sa kabila ng lahat, hindi pa rin niya ako iniiwan at pinababayaan. Yun ang grace message. Sa kabila ng lahat, naririyan pa siya. At ano ang purpose ng hindi niya pagsama sa iyo? Upang sa sandali ng pangangailangan mo, pwede ka pa rin tumawag sa Kanya. Amen, mga kapatid. Praise God. Kaya nga mga, help me, help me Lord. Pwede ka pa rin tumawag sa Kanya ng help me. Pwede ka mo sabihin, Lord, help me in my unbelief. Help me in my unbelief. Kasi yung grace is not limited by your lack of faith. Kasi kung sasabihin lamang na kailangan ko ang faith, paano mapakinabangan ko ang binigay sa akin ng Panginoon, paano kung kulang ka nga ng faith? Paano mo mapapakinabangan ang binigay sa iyo ng Panginoon? Kaya ang Panginoon, grace is beyond faith. Ang biyaya ng Panginoon ay higit pa sa pananampalataya mo. Hindi nalilimitahan ng pananampalataya mo ang kaya ibigay ng Diyos sa iyo. Actually, yung pananampalataya mo, that is only the minimum of what God can give to you. Kung pananampalataya mo, ipinagaling ka, yung minimum lang yun. Ibig sabihin, higit pa doon, kaya gawin ng Panginoon sa iyo. Minimum yun. Because grace is greater than all. Grace is even greater than your faith. Kaya Lord, help me in my unbelief. Alam niyo po doon sa sa Mark chapter 9 verse 24, yung ama na yung anak niya dinala sa kanya, do you believe that God can heal your daughter? You know, that I can heal your daughter, sabi ni Jesus. Sabi ni nung lalaki na yun, yes Lord, and help me with my unbelief. Kasi hindi siya convinced eh. Sinabi lang niya yung yes Lord, pero hindi siya convinced na talagang kaya pagalingan yung kanyang anak. Pero anong ginawa ni Kristo? Pinagaling yung anak. Sa kabila ng kakulangan ng pananampalataya ng ama, pinagaling yung anak. Yung mga disciple lumapit kay Kristo, ba't hindi namin mapalayas yung demonyo? Hindi namin mapalayas. Sabi ni Kristo, because of your lack of faith. Pero anong ginawa ni Kristo? Pinalayas pa rin. Pinalayas pa rin yung demonyo. Yung pinos ni Pastor Noy isang araw, nabasa ko kaganda eh. Si Kristo nagising, hindi dahil sa lakas ng bagyo. Nung nasa bangka si Kristo at ang mga disciple niya, hindi siya nagising dahil sa lakas ng bagyo, sa lakas ng alon. Nagising siya sa tawag ng mga disciple niya na mahina ang pananampalataya. Ano sabi sa kanya? You of little faith. Bahala na kayo dyan, iwan ko na kayo. Ganun bang ginawa ni Kristo? Hindi, you of little faith. Ang ginawa niya, pinakalma niya ang storm. In spite doon sa kahinaan ng pananampalataya ng tao, kumilos ang Panginoon. Kaya, ang Panginoon can act and respond to our call even in our lack of faith. Hindi lang nalilimitahan ng pananampalataya natin yung kayang gawin ng Diyos. Dahil kung hanggang pananampalataya lang natin, madami magsasuffer sa atin. Kasi ako, mahina din ang pananampalataya ko. Alam niyo mga kapatid, share ko sa inyo, ako ay, I know that by His wounds, I am healed. At lagi ko sinasabi, Lord, by Your wound, I am healed. Pinagaling mo na ako sa akin sakit at karamdaman. Alam ko, Lord God, na pinagkalob mo na sa akin ng kagalingan. Sinasabi ko yun. Hindi sa wala akong pananampalataya. Sinasabi ko yun. Pero baka nga mahina ang pananampalataya ko. Kasi hanggang ngayon mga kapatid, alam niyo, ako'y umiiyak pag magsusuot ng damit. Hindi ko maitaas ito. Tumaraso kong ito. Super sakit. Na pagka sumakit, as in, nawawalan ako ng pakiramdam. Laglag yung balikat ko. Sabi, sinasabi ko man, Lord, ako naman po ay nananampalataya. I believe that I am healed. By Your wound, I am healed. Bakit po ganito? Lord, help me with my unbelief. So, hindi ako nagtatrust doon sa faith ko. Nagtatrust ako kay Lord.
Hindi ako hindi yung faith ko lang ang aking sandalan, ang sinasandalan ko ay ang salita ng Panginoon. Kaya tumatawag ako kay Lord, hindi na masasabi sa akin, Lord, alam mo, kulang ka ng faith. At kung kulang pa ng faith, kung hindi mo magagamit ang faith mo, abay, sorry na. Ay, naibigay ko na sa iyong lahat eh. Nandiyan na sa iyong lahat eh. Ano pa ganun gusto mo sa akin? Nagpapahinga na ako din eh. Nakaupo na ako din eh. Sorry na lang ah. Hindi. Hindi ganun na sagot sa atin ni Lord. Sabi ni Lord, kasama kita. May pain ka, kasama kita. Naiintindihan ko sakit mo. Naramdaman ko yung sakit mo. Ako ang iyong great high priest. I am your sympathetic high priest. Naunawaan kita. Kaya pag tumawag ka, alam ko kung anong sakit na nararamdaman mo. At ang sabi ng Panginoon, you can call it to Him because He is our ever-present help in times of need. Amen. Siya yung ating matatawagan sa sandali ng pangangailangan. He is our ever-present help in times of need. Kaya nga, the grace of God, lalo nadadakila ang biyaya ng Panginoon in our weakness. Ano madadakila? Ay, ang taas ng faith ko, kaya nangyari to, dahil ang taas ng faith ko. But no, in spite na mahina ang faith mo, mga kapatid, kumilos ang Panginoon para sa iyo. Di ba yan ibiyaya ng Diyos? Di ba mas lalong namamangha ka? Di ba mas lalong nadadakila at nakikita ang kagandahan ng biyaya ng Diyos? Di ba, mga kapatid? In spite of your weakness, kumilos ang Diyos. Kaya sabi niya, I felt your need, ikaw kapatid ngayon na dumadaan sa problema sa buhay, sa pandemic, gusto mo na matapos ang lahat. I can feel it, sabi ng Panginoon, just cast them all to me. Sinabi sa Bible yun, i-cast mo sa akin ang lahat. COVID, dindol, o anong pa, help Lord God. Siya itutulong sa iyo. Kaya nga, even kahit si Jesus ay nakaupo na, He has finished the work, binigyan niya sa atin ang lahat. Godliness is ours, 2 Peter chapter 1, verse 3. Jesus walked with us. And you can cry to Him and turn to Him for rescue. Sabi ng Psalm 46 verse 1, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Sasabihin naman ng iba, ayan naman nasa Salmo. Yan naman isa lumang ano, Old Testament. Yan nga maganda mga kapatid. Ito ay nasa Old Testament sa mga tao under the Old Covenant. Ito'y pangako ng Diyos sa mga taong imperfect, sa mga tao unfaithful, sa mga tao sa Old Covenant na ang tawag ng Panginoon ay kaibigan. And yet, pinangakuan niya that you can cry out to me and I will be your ever-present help in times of need. Ay, how much more na nasa New Covenant, kakapatid, na ikaw ay taanak ng Diyos at faithful at righteous sa pamamagitan ni Kristo at ang tawag sa iyo ay anak. Hindi kaya mas magandang pangako ito? Kung itong mga tao ito'y hindi iwanan ng Diyos at binigyan ng gantong pangako, lalo ka naman kapatid kaya mag-a-apply sa ito at higit pa. Sapagkat ang covenant mo is greater with a better and greater promises. Isipin niyo mga kapatid yun, kung pinangakuan sila ng ganito, eh, palpak nga yung mga tao na yun. Palpak na, eh tayo perfect. Paano tayo naging perfect kay Kristo? Kasi siya ang tumayo para sa atin. Kaya nga lagi sinasabi ni Kristo, ang New Covenant has a greater and better promises. Nagagandahan kayo dyan? Nagagandahan kayo dyan sa God is my refuge and strength, an ever-present help in trouble? Nagagandahan kayo? Sabi ni Kristo, nagagandahan na kayo dyan? Woo! Nagagandahan na kayo dyan? Ganyan yan, Ika, sa pangako ko sa iyo. Amen. Nakuha niyo mga kapatid, I'm not making this up. Nasa Bible po ito mga kapatid. We have a better and greater promise. Kaya kung may makakakita ka ng pangako sa Old Covenant, nagagandahan ka. Woo! Ang ganda. Kunin mo yan. Dadagdagan pa yan ng Panginoon. Why? Because you are in a better and greater covenant. Amen! Second mga kapatid, praise God. Tatapos na tayo. You have the pagkasama mo Kristo, aware ka, nakasama mo ang Panginoon. You have the strength to go through day to day. Face the task, face the challenge of the day. Except when the challenge is your face. Di ibig sabihin dito mga kapatid, di ba gigising kayo sa umaga na sa gabi hindi kayo nakatulog kasi alam mo na ako, meron akong iintindihin bukas, may asikasuhin ako, may lalakarin ako.
Naku, ako ihaharap sa kaso bukas. Naku, meron ako pupuntahang hihingi ng pabor. Di ba, hindi ka makatulog? Para ikaw ay, yung bituka mo ay hindi mo maintindihan. Parang matataing maihiga, hindi ka makatulog. Tapos pagdating ng alas 4 ng umaga, doon ka makakatulog. Tapos pagbangon, parang ayaw mo na bumangon. Sana tumigil na lang ang oras. Kaya sana lumampas na lang ang oras na ito. Kasi haharapin ko itong mga gawain na ito ngayong araw na ito. Lalakarin ko ito, may pupuntahan akong tao. Pero alam, kapatid, aware ka na kasama mo ang Panginoon at ang dependence mo ay sa Kanya at ang kalakasan mo sa Kanya. Sasabihin mo, matatapos ang maghapong ito, ayos. Ano, matatapos ang maghapong ito? If God is for us, then who can be against us? Yung pong sinabi ng Panginoon, if God is for us, then who can be against us? Hindi nang ibig sabihin nun, wala nang tao na mag-a-against sa'yo. May mag-a-against sa'yo, pero ano ang kapangyarihan nila kahit man sila mag-a-against sa'yo? Ano kaya magagawa nila kahit sila mag-a-against sa'yo? Kasi God is for you, and then who can be against you? They have no power to defeat you. So, natatandaan ko lang nung ano, nung aking bata. Meron kumuha ng aking lapis. Bata ko, kailangan tawagin ko yung kuya ko para puntahan yung kaklase ko na kumuha ng aking lapis. Anong purpose ko? Para meron akong backer. Kaya ako tinawag yung kuya ko. Tapos nung tanong ng kuya ko, nasaan yung kumuha ng lapis mo? Yung po si Luisa. Pinabayaan ako. Hindi kinuha. Pero ano ang purpose ko, mga kapatid? Ba't ko sinasabi story yun? Kaya tayo may lakas dahil alam natin na meron tayong kasama. Alam natin na may backer tayo. Hindi kayo pagkapupunta ka sa, meron kaming lalakarin na hihingi ka ng pabor. Gusto mo may kasama ka? Pupunta ka kay Mayor. Gusto mo may kasama ka? Kahit hindi kilala ni Mayor, mas maganda kung kilala ni Mayor yung kasama mo. Pero kahit hindi kilala ni Mayor, gusto mo may kasama ka kasi gusto mo may kahuntahan, gusto mo may kausap, gusto mo may napagsasabihan ka habang kung ano man ang mangyari doon sa iyong lakad. Hindi kayong mga babae nagsasabi ng problema sa kapwa babae. Hindi naman humihingi ng solusyon madalas yun eh. Nagsasabi lang ng problema, diga. Nagsasabi lang. Wala naman may bigay na solusyon yung kausap. Ay, how much more kung kasama mo si Kristo? Pwede mo sabihin ng problema mo, may solusyon pa ang ipuprovide sa'yo. Susolusyonan pa ang problema mo. Diga, mga kapatid, kaya tayo may kalakasan, mga kapatid. Kasi aware tayo, nakasama natin si Kristo. That He will never leave us nor forsake us because we are seated with Christ. We are living in Christ. He is living with us. He is living in us. And He possessed us. Paano ka pa mapapahiwalay dun, dito? Yun eh. Amen. Ano pa mga kapatid? You become prayerful. Pagka aware ka na kasama mo ang Panginoon, you become prayerful. Katulad na nga nung sinabi ko sa inyo. Gusto mo lagi sabihin sa Panginoon. Pag may problema ka, hindi panic. Oo, may problema. Naku, mayroong aksidente si ganito. Naku, o kaya, naku po, nabalita na may babayaran ka. Naku, etc., etc. Hindi agad panic ang response mo. Nasusunog ang bahay mo, hindi panic ang response mo, mga kapatid. Kasama mo si Kristo, doon muna, Lord. Jesus, kasama kita. Hindi mo ko pababayaan. Lord, ano pa gagawin natin? Kaya ka nagiging prayerful. Dahil kasama mo Kristo, si Kristo, madali ka magsalita. Salita ka ng salita. May naisip ka, mag-pray ka. Bulong ka ng bulong. Huwag naman katulad ni Miguel, na lagi nang gigigil, ang bibig walang tigil, kahit nag-iisa. Hindi naman gayon, bulong ng bulok. Yung tagalinis namin ng garden, bulong ng bulok. Maganda yung nabulong ka, pero may kausap ka. At ang kausap mo si Kristo, sinasabi mo kung anong concern mo at ano ang problema mo. Kaya bago ka magpanik, ganito muna, usap muna, rest muna. Hinga ka muna ng malalim. Be aware, be conscious. Nakasama mo ang Panginoon. Sabihin mo sa Kanya, then rest. Pagkatapos mo masabi sa Kanya, rest and let Jesus work. Pwedeng alin sa dalawa, or you work and let Jesus rest. Ano mas maganda? You rest and let Jesus work? Or you work and let Jesus rest? Kaya pag may problema ka, hindi takbo agad sa mga utangan, hindi takbo agad sa makuhanan ng pera, rest muna. Siguro doon mo na narinig ng Panginoon at nakapag-complain ka, o hindi complain, nakapag-confide ka muna sa Panginoon. Kasi nga, you have everything,
Binigyan ng lahat ng Panginoon. In spite of that, kasama mo pa rin siya. Amen? So this is yung essence ng I will never leave you nor forsake you. He is, I will never leave you, I will never forsake you. Hindi mo siya kasama para panoorin ka lang. Hindi mo siya kasama para i-monitor ka lang. Hindi, para naalala ko yung aking anak na naligo sa swimming pool. Doon sa outing natin sa Rizal, may kasamang yaya. Napabayaan na si David, nalulunod na. Paano yung yaya? Nagse-selfie lang. Ibang tao pa yung nag-rescue. Hindi ganun ang Panginoon. Hindi mo siya kasama para mag-selfie lang siya. Para i-display lang nakasama siya. No, He is there. An ever-present help in your time of need. Amen! Hallelujah! So yung pagiging kasama mo si Kristo, it doesn't depend on you. Never judge your standing and your fellowship with God by your behavior. Hindi nakadepende sa behavior mo. Ang pagiging kasama mo si Kristo, hindi depende sa behavior mo, pero maganda naman kung ayos ang behavior mo. Nilikha kasi para sa magandang behavior. You are righteous. You are the righteousness of God when you did nothing but all through Jesus. He made you alive when you were dead in your sin and transgression. And Jesus desires and decides, hindi lamang desires, but decides to reside in us and we in Him. Decision niya yun. The reason why we are alive is because Jesus is in us. Kasi kung iwanan ka ng Panginoon, mamatay ka na. Sabi kasi ng 1 John 5:11, 12, those who have the Son have life, but those who do not have the Son of God does not have life. Ibig sabihin, hindi ka na iwanan ng Panginoon kasi buhay ka na. Kaya nga si Kristo, Jesus was forsaken on the cross that God will never leave you nor forsake you and forever walk in companion and in union with Him. Sabi nga ni Kristo on the cross, my God, why have you forsaken me? Ang sabi naman ng Panginoon sa atin ngayon, my son, I will never leave you nor forsake you forever and ever and ever in eternity. Amen. So, sapagkat tinapos na ni Kristo ang gawa, tinapos na ni Kristo ang lahat ng gawa, tinapos na, tapos na. Tapos na, tapos na. Pag sinabing tapos na, ay tapos na. Wala nang idadagdag pa. Buong buo na inihahandog sa atin. Walang kulang. Wala ka ng kailangan. Higit sa lahat, wala ka ng dapat bayadan. At ito'y tapos na at tinundukan at hindi na durugtungan pa, kaya nga may period na. Nasa atin na ang lahat ng kailangan natin. Kaya nga sinabing lahat, wala nang kulang. Nakuha niyo lahat, mga kapatid, yun. Pero, mga kapatid, sa kabila nung sinabi ko na lahat, tapos na, kumpleto na. Pero, dahil sa likas na pagiging mapagbiyaya ng Panginoon, sisiguraduhin pa rin niya na hindi pa rin niya tao iiwan at pababayaan, at sisiguraduhin niya, mga kapatid, na ikaw ay mahahatid doon sa tagumpay, doon sa finish line. Binigyan ka niya lahat ng weapon, binigyan ka na lahat ng armas, binigyan ka na lahat ng ability, pero ginabayan ka pa din. Gagabayan ka pa din. Aalalayan ka pa din. Hindi ka pa din iwan to make sure na marating mo ang finish line. Sabi ng Philippians chapter 1 verse 6, the good work He started in us. Yung sinimulan niya, yung pagliligtas sa'yo, sinimulan niya yung pagliligtas sa'yo, sisiguraduhin niya yun. The good work that He started in us, He will continue it to completion until the day of His coming. Kaya ikaw ay inilagay ng Panginoon sa tabi niya. Sisiguraduhin niya, mga kapatid, na pagdating niya, kompleto, tapos, perfect ang ginawa niya, na isa katuparan, nagtagumpay siya. Siya lahat, mga kapatid. Amen? In conclusion, mga kapatid, yan ang panalangin ni Pablo sa atin, that we grow in the awareness of the companionship of Jesus in our everyday life. Therefore, let us believe and confess. Let us believe and confess that Jesus is with me. Jesus is with me. Confess niyo, mga kapatid. Jesus is with me. I am in Him. He will never leave me nor forsake me, for He loves me and He cares for me. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah.
Salamat, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat sa mga pangako mo. Salamat po, Panginoon. Yung mga nakapakinig po, Panginoon, ng mensaheng ito, na hindi ka pakilala, Lord God, alam ko po, alam namin, Lord God, alam mo, that this message is just a timely message for them upang ikaw ay tanggapin nila bilang Panginoon tagapagligtas. Kaya ikaw, kapatid na nanonood ngayon sa YouTube o sa Facebook, huwag mo na ipagpaliban pa, tanggapin mo ang mensaheng ito, sumama ka sa akin sa isang maiksing panalangin na pagtanggap sa Kanya. Sabihin mo, Panginoong Jesus, ako po ay makasalana. At mapapahamak na wala ka. Ako po'y patay. At mananatiling patay. Kung hindi mo ako bubuhayin. Ngunit salamat sa iyo. Namatay ka sa krus para sa akin. Ikaw na banal. Inako mo sa iyong katawan ang lahat ng kasalanan upang ngayon ako ay tumanggap naman ng iyong katuwiran. Salamat po, Panginoon, sa buhay na pinagkaloob mo sa akin. Tinatanggap ko ngayon ikaw bilang aking Panginoon at tagapagligtas. At salamat po na isinulat mo na ang pangalan ko sa aklat ng buhay at ang pangakong hindi mo ko iiwan, hindi mo ko pababayaan. Salamat sa pangalan mo, Jesus. Amen.